Well, I don't think kaparehas ito ng pagtawag mo sa mister mo ng kung paanong pwede tayong gamitin ng Diyos, ay nakaw, pwede pa rin pala tayong gamitin ng Diablo. Ano bang madalas na bulong ng Diablo? Huwag kang maghirap. Hindi pwede yun. Get behind me. Sa likod kita. Kasi kapag sumusunod tayo, nasa likod tayo. Na para bang in effect ay sinasabi ni Kristo kay Pedro at sa ating mga Kristiyano, kung gusto niyong sumunod sa akin, ako ang dapat na masunod sa buhay niyo at di kayo. Get behind me, Satan. Yun ang sinabi ni Jesus kay Pedro sa English version ng mabuting balitang ating napakinggan. Yan po ang ating pagnilayan. Bago ang lahat, meron daw isang mister na sinesermonan ang misis niya. Kasi napaka-shopaholic nito. Naku, huwag magagawin sa mall. Siguradong-sigurado, may bibilin ito. E minsan meron silang pupuntahan, nadaan sila sa isang malaking at kilalang mall. Suddenly, nagningning ang mga mata ni Mrs. Napansin ni Mister, ang sabi agad ni Mister kay Mrs., Oy, walang magmo-mall. Promise, this time, hindi ako bibili. Promise. You know, window shopping. Hindi. Honey, please. Nagbigay si Mister. Nagpunta ng mall si Mrs. True enough, noong una, window shopping lang naman. Kaya lang, may nakita siyang isang outfit na nagustuhan niya. Parang hindi niya ma-resist. Lalong-lalo na nang sabihin ng sales lady sa kanya, Ma'am, why don't you try it? Naisip niya, oo nga, itatry ko lang naman. At ganun nga, pumunta siya ng fitting room, she tried it, and then, she bought it! Kayo talagang mga babae! Pag uwi niya ng bahay, nakita ni Mister, nako! Lalaki ang mga mata ng kanyang mister. Sabi ko na nga, be, honey, you promised me, hindi ka bibili. Sumagot si Mrs. na parang nagmamakaawa, honey, nag-fit lang talaga ako. Kaya lang, you know what? Nung nakapag-fit na ako, para bang Satan appeared in front of me at sabi sa akin, you look good in that outfit. Nawindang si Mister, pero para ipahiya ang kanyang misis, dinugtungan na lang niya yung argumento. Okay, granted, Satan showed up in front of you. Sana sinabi mo yung sinabi ni Kristo kay Pedro, get behind me, Satan! Sa literal na pag-asalin, sa likod kita, Satanas! Huwag ka dyan sa harap ko. Sumagot si Mrs. Honey, indeed, sinabi ko yun sa kanya. Kaya lang pagpunta niya sa likod ko, ang sabi niya sa akin, maganda rin yung fit sa'yo sa likod mo. Kaya binili ko. Kayo talaga, mga babae. Get behind me, Satan. Ano nga bang ibig sabihin ni Kristo dyan? Well, I don't think kaparehas ito ng pagtawag mo sa mister mo ng kapag inis na inis ka na. Hindi gine-generalize ni Kristo ang pagkatao dito ni Pedro. Si Zaccheo nga, na napakamakasalanan, tinawag pa niyang Zaccheo, pure one. Si Pedro pa ba ang sasabihan niyang Satanas, yung katauhan ni Pedro? I don't think so. In fact, pinagmamalasakitan lamang siya dito ni Pedro. Kaya lang, may sinabi si Pedro. Ang sabi ni Pedro, hindi dapat mangyari sa'yo ito. Ah, dito biglang narinig ni Kristo yung tukso sa kanya ng Diablo. Ang tukso sa kanya ng Diablo, gawin mong tinapay ang mga batong ito. Magpatihulog ka. Pakita mo ang kapangyarihan mo. Ang sense ng tukso ng Diablo kay Kristo, hindi ka dapat maghirap sa Kalbaryo. Yun! Nang sabihin ni Pedro yun, ibang usapan to. Hindi na si Pedro ang nangungusap dito. Sinasapian na ng Satanas si Pedro. Kaya, most likely, ang sinasabihan talaga ni Kristo, hindi yung pagkatao ni Pedro, kundi si Satanas na nangungusap kay Pedro. John 13:27, i-check ninyo. Ang sasabihin doon ay ganito, nang pumasok na si Satanas kay Judas, ang sabi ni Kristo, gawin mo na ang gagawin mo. So, di ba ang kinakausap dito malamang ni Kristo, hindi si Judas, kundi si Satanas na pumasok kay Judas. First lesson, kung paanong pwede tayong gamitin ng Diyos, ay nakaw,
pwede pa rin pala tayong gamitin ng Diablo. Ito'y kung katulad ni Pedro, katulad ni Judas, katulad ng babae sa kwento ko, ipipilit natin sa Diyos ang ating gusto. Pangungunahan natin siya. Eh ano ba madalas ang ating gusto? Eh de yung komportabling buhay. Sigurado ko, sa bawat panalangin po ninyo kapag nagsisimba kayo dito tuwing Linggo, that has something to do with sana okay ang buhay, hayahay, maraming pera, magandang negosyo, okay ang trabaho, walang magkakasakit. Yan! Walang puwang para sa atin ang paghihirap. Allergic tayo sa paghihirap. Ano bang madalas na bulong ng Diablo? Huwag kang maghihirap. Hindi pwede yun. Ayaw natin ang paghihirap, pero kasama sa buhay natin yung paghihirap. Kasama sa pagsunod natin kay Jesus yan. Tingnan po ninyo ang prominente na simbolo ng ating relihiyon ay krus. Walang simbahan na walang krus. Saan bang establishmento, sasakyan, tahanan ang may krus, sigurado Kristiyano ang may-ari niyan. Saan mang libing ang may krus, sigurado Kristiyano nakalibing diyan. Nag-aantanda tayo ng krus. Napaka-importante para sa atin ng krus. Bakit? Sapagkat sa krus natin napatunayan, mahal tayo ng Diyos. Pwede naman yan tayong iligtas nang hindi dadaan sa krus. Pero He did it in the most noble way. Ipapakita ko sa inyo kung gaano ko kayo kamahal. At yun din ang inaasahan ng Diyos sa atin. Kaya nga sabi ng ating Panginoon Jesus sa English version, deny yourself, take up your cross and follow me. By the way, ang ibig sabihin dito ng deny ourselves, it doesn't simply mean depriving ourselves of something and then favoring it with another thing. Yung para bang on one occasion, hindi tayo kakain ng lechon sapagkat yun ay paborito natin, pero mamamapak naman tayo ng ice cream o kakanin sapagkat yun din naman ay paborito natin. Depriving ourselves of something and then spoiling ourselves with another thing. Hindi ganun yung denying oneself. Hindi ito yung ginawa ni Pedro na last week sumusunod kay Kristo. Ngayon, pinapangunahan si Kristo. Denying ourselves does not mean we obey God on certain things and then we disobey God on some other things. Hindi ganun. Denying ourselves basically means dethroning ourselves. Hindi na tayo dapat ang malagay sa trono ng ating buhay, kundi yung sinasabi ni San Pablo, si Kristo na. Si Kristo dapat ang nagpapatakbo ng ating buhay. Yun ang ibig sabihin ng pagsunod sa Kanya, following Him. Kaya nga ang sabi ni Kristo kay Pedro, get behind me, sa likod kita. Kasi kapag sumusunod tayo, nasan ba ang posisyon natin? Nasa likod tayo. Kasi nga sumusunod tayo eh. Na para bang in effect ay sinasabi ni Kristo kay Pedro at sa ating mga Kristiyano, kung gusto niyong sumunod sa akin, ako ang dapat na masunod sa buhay niyo at di kayo. At ganon dapat ang disposisyon natin kapag nagpapasan tayo ng krus natin. Tandaan natin ang ibig sabihin ng following Jesus, hindi lamang yung susundan mo siya, kundi yung tutularan mo rin siya. Papaano ba siya nagpasa ng krus? Nagalit ba siya? Nagreklamo ba siya? Nainis ba siya? Nanisi ba siya? Hindi. So dapat ganun din tayo kapag tayo nagpapasa ng krus. Dahil ang paninisi, ang pagiging magagalitin, ang pagmumura, ang pagtatampop sa Diyos. Ang ibig sabihin niyang, ini-insist pa rin natin ang ating sarili. Tayo pa rin dapat ang nasa trono. Tayo pa rin dapat ang masunod. Hindi ko gusto itong binigay mo sa aking krus. Ayoko nito. Hanggang kailan ito? Alisin mo sa akin ito. Ay, yung iba sa atin, wasak na ang pamilya, ang negosyo sadsad na, wala nang trabaho, ang sakit malubha na. Siya pa rin ang nasusunod at hindi ang Diyos. Kailan mo isusuko sa Diyos ang sarili mo? Hindi kaya kung minsan, hindi matapos-tapos ang mga pagsubok o krus sa buhay sapagkat hindi mo pa rin isinusuko ng buong-buo ang buhay mo kay Kristo. I understand, talagang malakas ang temptation na manisi, magalit, magtampo, kahit sa Diyos. Kung tayo nagpapakabuting tao naman, tapos bigla meron tayong krus, ay talagang magre-reklamo ka. Talagang nandun yung tukso na magalit ka, magtampo ka kahit sa Diyos. Pero ang lagi mong iisipin, kapatid, yung krus ba ni Jesus para sa Kanya? Hindi. Hindi yun para sa Kanya. Pero niyakap niya. Dapat ganun din tayo.
I'm not saying na maging masokista tayo, na para bang problema, hinahanap kita. Tara, hindi ganon. Kahit si Jesus, sa Hardin ng Getsemane, ang sabi sa Ama, Ama, pwede ba hindi ko na maranasan ito? So okay lang yung magdasal tayo sa Panginoon na sana iadya tayo sa mga tukso o malalaking pagsubok o problema. Pero anong sabi ni Jesus? Kung yun ang kalooban mo, yun ang susundin ko. So ibig sabihin, mag-ingat pa rin tayo, maging health conscious pa rin tayo, magpakabuting tao pa rin tayo, sumunod pa rin tayo kay Kristo, magdasal pa rin tayo, na iadya tayo sa pagsubok o sa tukso. Pero tulad ni Kristo, kapag binigay ng Diyos, tanggapin mo. Huwag kang magalit, huwag kang magtampo, huwag kang magreklamo. Kung natanggal ka pa rin sa trabaho, kung niloko ka pa rin, kung inaway ka pa rin, kung inargapyado ka pa rin, kung nagkasakit ka pa rin, tanggapin mo. At lagi mong isipin, kung inalaw ng Diyos ito, alam niyang kakayanin ko kasi tutulungan niya ako. Amen? Parang mahina. Hindi, huwag kayong magka-plastic. Naintindihan ko kayo. Mahirap talaga yon. Lalong-lalo na kung nagpapakabuting tao ka naman, tapos biglang magkakasakit ka, magkakasakit ang mahal mo. Hirap yun. Mahirap hindi magreklamo. Mahirap hindi magtampo. Mahirap yun. Mahirap yung, oh, sige Lord, susunod ako sa iyo. Eh, yun ang gusto mo. Sige, sundin ko. Mahirap yun. Pero alam po ninyo ang maganda na tayo'y nasa huli at sumusunod sa Kanya. Tama, nasa huli tayo. Pero nasa una siya. Yun ang maganda. Ikaw ba? Matatakot ka pang lumusong sa tubig kung nasukat na ng tatay mo yung lalim ng tubig? Anak, tara, nandito si Papa. Hindi ka malunod. Matatakot ka pa ba? Matatakot ka pa ba kung tinikman na ng nanay mo yung isang pagkain na hindi pamilyar sa'yo at sinabi ng nanay mo, anak, okay, tikman mo, sarap pala. Matatakot ka pa ba? Hindi. Bakit? May nauna ng sumuong sa'yo sa kinatatakutan mo na handang ialay ang buhay sa'yo. Kapatid, bakit ka matatakot pasanin ng iyong krus kung nauna na itong pasanin para sa iyong Jesus? Alam nyo ang mali sa atin kung bakit madali nating sinisisi ang Diyos, nagagalit tayo, nagtatampo tayo. Ang iniisip natin ganito, ang Diyos ay nakaupo lang sa kanyang trono tapos nagbibigay lang siya ng krus. Father Pidel, yan ang krus mo. Myra, yan ang krus mo. Edwin, yan ang krus mo. Cynthia, yan ang krus mo. Bahala na kayo sa buhay niyo. Eh pag ganun, sisihin mo nga siya. Magagalit ka nga sa kanya. Magtatampo ka nga sa kanya. Pero hindi ganun ang nangyayari. Ngayon, kapatid, alisin mo na yan sa isip mo. Hindi yan ang nangyayari. Kapag tayo nagpapasa ng krus, parang ganito ang nangyayari. Natatandaan ninyo, nang nagpapasan si Jesus ng kanyang krus, may tumulong sa kanya. Sino? Si Simona taga Sirene. Kapatid, sino ang unang nagpapasan ng krus? Si Jesus. Tumulong lang si Simon, mga ilang metro lang yan. Sino ang nagtapos ng pagpapasan ng krus? Sino pa rin ang ipinako sa krus? Si Jesus! Ganon din tayo. Tandaan mo ang laging sinasabi ng simbahan. Hindi mo ba narinig ito? Ang paghihirap natin at pagpapasan natin ng krus ay pakikibahagi lamang natin sa pagpapasan ni Jesus ng krus upang ang mundo ay matupos. In the same vein of thought, kapatid, yung problemang nararanasan mo ngayon, hindi ikaw ang mas nagdadala niyan, kundi si Jesus. Yung problema at yung pagnanais mong tubusin at iligtas, iayos ang pamilya mo, mas lalong yun ang iniisip ni Jesus. Kung ikaw nga yung problema mo sa asawa mo, sa anak mo, nakakalimutan mo pang minsan, sapagkat minsan nag-a-outing ka, minsan naglilibang ka para makalimot sa problema. Ang Diyos, laging iniisip, magbago na sana ang asawa mo, magbago na sana ang anak mo. Bago mo pa man pasanin ang krus ng panloloko sa iyo ng asawa mo,
Pasan-pasan na yun, Jesus, sapagkat bago mo man malamang niloko ka, alam na ng Panginoong Jesus yun. Dinadala na niya ang krus na yun para sa iyo. Kung hindi na yun dinala for you beforehand, mas matinding sakit ang naranasan. Mas hindi mo kakayanin na nalaman mong nagloko ang asawa. Pero gumaan na kahit papaano, kasi nauna na siyang nagpasan para sa iyo. At kahit na pinapasan mo yan ngayon, ang mas nagpapasan yan ngayon ay ang Panginoon. Tama na nasasaktan ka sa sakit mo, pero maniwala ka, sino bang magulang ang matutuwa na naghihirap ang anak niya? Lucas 11, versikulo 11. Ang Diyos pa kaya ang natutuwa na naghihirap ka? But then, it's just part of our life. Ang paghihirap ay parte ng buhay. So, hindi ka man niya mailigtas sa sakit na yan. Maranasan mo man ang sakit na yan, makakaasa ka. Ginawa na, ginagawa na, at gagawan pa rin ng Diyos ng paraan upang malampasan mo yan. Kapatid, di ka ba nagtataka kung bakit very attractive sa'yo hindi yung image ni Jesus na victorious, Christ the King, resurrected? Di ba ang appealing sa atin ay yung itsura ni Jesus na yan? Punta ka dito, titigan mo siya, maiyak. Yung itsura ni Jesus na Nazareno, bakit mas attractive sa atin yan? Kasi sinasabi sa atin ang image na yan, kung tititigan mo siya, anak, ako ang mas nagdadala ng problema mo sa pamilya mo. Ako ang mas naghahangad ng pagbabago ng asawa mo at ang anak mo. Ako ang mas naghahangad na iayos ang buhay mo. Ako ang mas naghahangad na gumaling ka sa sakit mo o malampasan mo ang pagsubok o pagdaan ng sakit na yan sa buhay mo. Yun ang sinasabi ng Panginoon sa iyo. Siya ang mas nagdadala, nakikibuhat ka lang tulad ni Simon. Pero bakit kailangan mo pang magdala? Pwede namang all throughout siya. Ikaw ba lalaban ka para sa isang taong ayaw nang lumaban? Bakit kanya pagagalingin pa kung ayaw mo nang gumaling pa? Bakit pa niya ayusin ang buhay mo kung para sa'yo wala na itong halaga? Ikang bibigay, ipakita mo sa kanya na gusto mo pa. Makakaasa ka, may mangyayaring maganda. Bakit? Eh siyang nauuna, sumusunod ka lang sa kanya. Isaiah 45 verse 2. Sabi doon, mauuna ko sa iyo. The Lord goes before us. At ang pangako niya ito, kapag ako'y nauna sa iyo at sumusunod ka lang sa akin, yes, mahirapan ka, gusto mo magreklamo, hindi ka magre-reklamo, gusto mo magalit kasi tatanggapin mo na lang kasi sumusunod ka. Pero makakaasa ka, hindi mauwi sa wala ang pagsunod mo sa kanya. Sabi ng Panginoon sa Isaiah 45 verse 2, ang mga bundok na daraanan mo, papatagin ko. Ang mga pintuang tanso, wawasakin ko. Ang mga kadenang ginto, pipigtasin ko para sa iyo. May magandang mangyayari sa pagsunod natin kay Kristo. Ito sana ang hilingin nating biyaya sa banal na pagdiriwang na ito.